Dahil nga po, plantita po ako at nagkaroon ako ng bisita kanina, i-share ko lang po sa inyo yung mga halaman na nilagay ko dito sa loob ng bahay. Pero kadalasan, hindi naman ako naglalagay dito sa loob ng mga halaman kasi nga po, madalang ako magbukas ng bintana at saka ng pinto. Kapag may bisita lang, talagang nakasara lang sila lagi dahil napakahirap pong maglinis, lalo na ngayon napakalakas ng hangin at napakaraming alikabok. Ito po yung isa sa nilagay ko dyan sa side ng aming sala set. Yan, hindi ko alam kung ano ID nito. Parang puno ng buko, pero maliit lang siya. Hindi naman siya MacArthur tree, maliliit lang yung puno niya. Tapos, tingnan nyo, maliit yung puno. Ayan o, nagbunga na dito, kahit maliit lang. Pero kasi itong halaman na to, nagtatagal siya sa loob ng bahay. Napaka-tibay niya. Pwede po siyang magtagal dito sa loob ng bahay. Kaya lang, paminsan-minsan, ilalabas ko siya para mahamugan at saka kapag didiligan. Tapos, itong side table dito sa aming sala set ay nilagyan ko ng copper tone sansevieria, itong malaking head pot na to. Ayan po, oh. Ito pong malaking head pot na yan, si head pot Alana, nilagyan ko ng copper tone. Diba sabi ko nga sa inyo, parang ayokong lagyan ng lupa itong pinaka head pot na yan na si Alana o kahit alin sa mga head pot ko, dahil gusto ko na iiba-iba yung halaman na ilalagay ko sa kanila, kaya papatungan ko na lang po ng mga paso. Ito medyo mataas yung paso na kinalalagyan niya, kaya lang talaga nagustuhan ko at matibay din po ito sa loob ng bahay, iyang si sansevieria copper tone. Tapos ito si head pot Angela na nilagay ko sa ibabaw yung paso na string of pearl. Yung string of pearl po na yan ay variegated po yan. Bigay lang po yan sa akin ni Ma'am Kat ng Cactolens by Erin. Ayan, nagtitinda po sila ng mga cactus at saka ng mga succulent. Meron din sila mga pot. Ayan, maraming salamat po Ma'am Kat ng Cactolens by Erin. Tapos dito po sa kabilang side table, ito po si Leia, si head pot Leia. Dahil nga po, sabi ko nga kanina, may bisita ako, yung iba na orchids na nakapat, na hindi nakakapit sa puno, inilagay ko muna dito. At tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung kinalabasan. Kahit na hindi parang buhok itong orchids, maganda rin naman. Ito yung nilagay ko, yung dendrobium orchids na kulay peach. Ayan. Dito si head pot Leia. Tapos, punta tayo dito sa center table. Dahil nga po, sabi ko nga kanina, nuulit ko, meron akong bisita at mga plantita rin naman yung bisita ko kanina. Shout out po kay Mama Dat Donna TV, kay Halaman Nanay na si Sisweng, at si Ate Jo na Josephine Bauyon. Yun po yung mga channel nila. Please subscribe po sa kanilang mga channel. Ito po yung isa sa mga head pot ko na si... Ayan po, si head pot Icy Rose. Pinatong ko rin dyan yung isa sa mga orchids ko. Ang orchids po na yan ay Phalaenopsis. Siguro naman po, natatandaan nyo, madalas ko itong ipakita sa inyo, itong aking Phalaenopsis orchids. Ayan. Ang ganda nung mga ano niya, oh, ng mga bulaklak niya. Pero makikita nyo, bawat isang bulaklak dito, naiiba yung pattern nila sa bawat petals. Tingnan nyo to, ayan, oh. Merong rectangle dito. Dito naman,
Wala. Tapos, itong nakayuko na to, makita nyo, mas light yung color niya kesa dun sa mga, sa taas na yan, kesa dito sa nakayuko na yan. Yan po yung Phalaenopsis orchids. Tapos, ito naman, naglagay ako dito rin ng Dendrobium orchids na si Inobi. Yan po yung ID niyan. Tingnan nyo yung bulaklak niya. Parang pinaint lang. Tapos, nakalagay ito sa basket, plastic basket. Tapos, pinatong ko lang dito sa pot na to. Yung pot po na to, bigay lang din po sa akin. Ayoko kasing ko rin lagyan ng lupa. Kaya, papatungan ko na lang din ng mga paso na may halaman para kahit na iba't ibang halaman pwede kong ilagay dyan. Tapos, may isa-share pa rin po ako sa inyo dito na bagong painting dito sa bahay namin. Ito po yung collection namin mag-asawa, yung mga oil painting. Siguro naman po natatandaan nyo yung pinost ko noon sa Facebook. Ayan, ito po yung ilang variety ng Monstera. Ayan, oil painting po yan. Gawa po yan ng kilala ring pintor dito sa Bulacan, si Dr. Reynaldo Salamat, isa sa professor din sa Bulacan State University na kumpare po namin. Siya po yung gumawa nitong apat na variety ng Monstera. Ito nga po yung Monstera Adansonii, Monstera Dubia, yan, tapos Monstera Deliciosa na variegated. Tapos variegated din na Monstera Adansonii. Yan. Ilang linggo na dito yung painting na yan, pero ngayon ko pa lang po napakita dito sa YT. Ngayon ko lang na-share sa inyo yung magandang painting na yan. Sabi ko nga, kaysa sa bumili ako ng napakamahal na mga Monstera, dito na lang kasi hanggang tumatagal itong oil painting na to, lalong gumaganda at tumataas po yung presyo nito. Hindi po kamukha ng mga halaman kapag binili mo. Talagang bibilin mo ng mahal, tapos habang tumatagal bumababa yung presyo. Pero meron po ako dito na ito, Monstera Adansonii at saka itong Monstera Dubia. Ito lang pong dalawa na to yung wala ako. Yung variegated na Deliciosa at saka Adansonii na variegated. Pero meron din po ako Monstera Deliciosa na hindi variegated. Dahil nga po nandito kanina si Mama Donna ng Mama Dat Donna TV at si Ate Jo ng Josephine Bauyon at si Sisweng ng Halaman Nanay, meron po silang mga bigay sa akin nung pumunta sila rito. Yan po yung nasa harap nyo. Talagang nagpapasalamat po ako sa kanilang tatlo. Kahit naman po walang ganito na bigay sila sa akin, okay na po magkita-kita lang at makapagkwentuhan, kainan na tawanan. Masayang-masaya na po ako doon. Pero mas nagpapasalamat po ako dahil dito sa mga bigay nila sa akin. Isishare ko po sa inyo kung ano-ano yan. Dahil natutuwa ako, lalo si Sir Bernie, nang makita niya to. Ito, oh. Ito, nang makita niya to, sabi niya kanino daw to. Sabi ko, bigay to ni Mama Donna. Tapos, ito pa, yung bigay ni Mama Donna. Nahihiya nga ako kay Mama Donna kasi napakarami niyang bigay. Ito, yung isang set po to na yan, isang set siya. Ang cute, Mama Donna, thank you. Ang cute-cute ng bigay mo. Dalawa pala itong. Ayan, dalawa pala. Thank you, Mama Donna. Tapos, ito pa. Ayan, nadadagdagan yung lalagyan ng tubig ko sa fridge. Maraming maraming salamat, Mama Donna.
Tapos, ito pa yung pinakamaganda na bigay ni Mama Donna sa akin. Ito po ay gawa nung yung anak niya. Ito po yung business nung anak niya. Kaya kapag gusto po ninyo na magpagawa ng mug, medyo madilim nga lang. Ito, may picture ko, sabi niya sa akin, nung isang araw. Pakisendan ko raw siya ng pinakamagandang picture ko. Sabi ko, wala akong magandang picture, Mama Donna. Ito na lang yung nung nag-fishing kami. Ayan, sa mga gusto po na magpagawa ng mga amag na ganito, pwede naman po dito, pakikontak na lang po si mama.donnaTV, yung anak po niya. Yan yung negosyo at saka yung t-shirt. Yan po, gumagawa po. Nagpiprint po ng mga t-shirt at saka personalized mug ang anak ni Mama Donna. Yan yung negosyo. Tapos, eto, kay Sis Weng ng Halaman Nanay, bigay po niya to sa akin. Tapos, meron pang mga halaman na bigay siya. Maraming maraming salamat, Sis Weng. Tapos po, eto, si Ate Jo, ang bigay niya sa akin ay wallet. Eto. Sabi ko nga, ang wallet na maswerte. Maraming maraming salamat, Ate Jo, ng Josephine Bauyon. Yun po yung channel niya, Josephine Bauyon. Ito yung bigay niya na wallet. Ngayon ko lang to bubuksan pagkaalis nila. Sabi nga ng sister ko, sana may laman para raw swerte kahit na 20 pesos lang. Ayan. May laman nga. Thanks, Ate Jo. Merong 50 pesos na hindi ko to gagastusin. Gagawin ko lang tao ng wallet na bigay mo. Maraming maraming salamat si Ate Jo. Ayan na po yung bigay sa akin ng tatlong kaibigan ko sa YT. May isa pa po na hindi nakapunta, si Sis Jen ng Jeneline Alejo. Yun po yung channel niya. Pa-subscribe na rin po kay Sis Jen, Jeneline Alejo. Napansin ko lang po itong mga bigay nila. Talagang gustong-gusto ko kasi kamukha dito kay Mama Donna. Parang alam niya na color green ang gusto ko. Tingnan niyo, oh, puro green yung kulay ng bigay niya. Ito, oh, green yung takip. Tapos itong lalagyan ng tubig, green din. Maraming salamat, Mama Donna, dahil yung color niya talagang yan yung favorite color ko, color green. Tapos yung kay Sis Weng ng Sa Halaman Nanay, favorite yan ng mga anak ko kahit ni Sir Bernie. Yung brownies, yung alam mo ba, yung nang una ko na nag-bake, brownies talaga yung binake ko. Tapos gustong-gusto ng mag-aama, kaya ngayon pa lang uli sila makakakain itong bigay mo na brownies. Tapos red velvet pa. Hindi pa nila natitikman yung red velvet dahil hindi ako gumagawa nun. Puro chocolate cake. Tapos yung mug nga na bigay din ni Mama Donna, yan po ay meron kaming collection dito sa aming nook sa kitchen, kaya tuwan-tuwa ako. Ay, hindi na ako tumanggi nung sinabi niya na magpapaprint siya ng picture doon sa mug, dahil doon pa lang natutuwa na ako dahil nga merong collection po kami ng mga mug dito sa bahay. Tapos kay Sis Jo, sabi nga nung kapatid ko at saka ni Sir Bernie, ayos na ayos siyang mga bigay sa iyo ng mga kaibigan mo dahil kamukha yung wallet na yan, may paglalagyan ka na naman ng mga iniipon mo na pera, sabi ni Sir Bernie tsaka ng sister ko. Sabi ko nga sa kanila, paglalagyan ko ng mga bigay nyo. Maraming maraming salamat sa tatlong kaibigan ka na nagpunta dito kahapon. Tapos po, sama natin si Sis Jen, hindi siya nakasama, Jeneline Alejo, dahil napakalayo po niya sa Isabela pa po siya kasi, kaya hindi po siya nakasama sa amin. Hanggang dito na lamang po, maraming maraming salamat po. Keep safe everyone, God bless.